Naging masigasig ang administrasyon sa paglalako ng Pilipinas sa ibang bansa upang makapag-uwi ng mga investment. Sa unang taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinaguyo din niya ang interes ng Pilipinas sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Si Mark Fatalco sa report, Rise and Shine, Mark. The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. Una pa lang, malinaw na ang direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ipagpatuloy ang umiiral na foreign policy ng bansa. Sa kanyang unang State of the Nation address noong nakaraang taon, iginitiyang hindi mawawala kahit ang katitin na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Kasabay nito, nangako ang Pangulo na mananatili ang magandang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Sa kanyang unang taon sa termino, hindi bababa sa 13 ang foreign trips ng Pangulo, kabilang na dyan ang iba't ibang ministerial events gaya ng ASEAN at APEC Summit. Tinungo niya ang Indonesia, Singapore, United States, Thailand, Belgium, China, Japan at Switzerland. Hindi bababa sa mahigit 3 trillion pesos ang naiuwing investment pledges para sa bansa. Pero bukod dyan, napalakas din ang defense at security cooperation sa mga kaibigang bansa. Isang halimbawa rito ang nabuong bilateral defense guidelines sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nang bumisita ang Pangulo sa Washington DC noong Mayo, nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng anumang pag-atake sa West Philippine Sea, dedepensahan ng Pilipinas at Estados Unidos sa harapan ng mga isyu ng panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Pero sa kabila ng namumuong tensyon sa pinag-aagawang teritoryo at pagpapalakas sa alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nanindigan ng Pangulo sa pahayag nitong mananatili ang Pilipinas bilang a friend to all and enemy to none. Our foreign policy is based on the pursuit of peace. Our foreign policy is based on the promotion of our national interest. Now, the promotion of our national interest include the defense of our territorial integrity and of our sovereignty. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China para ayusin ang mga gusot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng direct communication line na binuo ng dalawang bansa noong bumisita si Pangulo Marcos Jr. sa China. Nang makasama naman ng Pangulo ang mga bagong talagang ambassador ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, muling pinanghawakan ng Pangulo ang neutral foreign policy ng Pilipinas. Sabi ng Presidente, walang pinapanigan ng Pilipinas, mapa-Amerika, China o Russia dahil tanging pambansang interes ang prioridad ng pamahalaan. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.